Hello, Ragnarok fans! Sa video na to, i-discuss ko ang aking build bilang isang DPS, debuff, and all the way reflect build sa aking F2P High Priest. Una sa lahat, i-address ko muna yung mga concerns or misconceptions na lagi kong nababasa or nare-receive sa aking character dito sa ginagawa kong build. And number one dyan lagi is that may mga simple-minded players dyan. Ewan kung paano sila mag-isip na kapag tinignan nilang isang pare or isang high priest, parang automatic na sa kanila. So, na ang isang pare, support lang yan. Parang yun na agad yung isipin nila. Well, ang ROX kasi, iba ang ROX guys. Sa ROX, ang priest dito, hindi lang siya pang full support, di ba? So, katulad nitong ginagawa kong build, yung mga skills ko, debuff to eh. Marami akong ginagamit na debuff, tsaka offensive skills tulad nito, 'di ba? Tong tatlong to, 'di ba, flat to eh, na i-discuss ko mamaya. Meron din akong offensive skills like Magnus, 'di ba? And kung pang full support lahat ng priest, eh anong tawag mo dito? So ano, aanhin mo tong mga to, 'di ba? Ano tong mga to, guys? Ano to, display? So bilang isang wand and shield user, ito yung na-realize ko dati na gusto ko at some point na nilalaro ko tong character na to, ma-utilize ko tong mga to. So, hindi ako papayag na display lang tong mga to at some point in the future. So, nauso kasi ngayon yung full support pero wand and shield kasi pwede nilang pakunatin yan eh. Pero para sa akin na pag dumating ka sa punto na lahat equal na yung mga halos equal na lahat ng player, when it comes to full supporting, tatalunin kayo ng mga book type. Bakit ko nasabi yon? Kasi ang book type, ang enhancement nila, puro pang support yan. So ako, ina-anticipate ko na yung ganong klase ng future. Kaya ako, DPS debuffer talaga ako all the way. Second na laging sinasabi or kinocomment sa akin, bakit ako naka-dual priest setup? Bakit hindi na lang isang priest, di ba? Hindi ko ba kayang mag-support? Parang ganun lagi yung Brino brought up na argument. So, the first thing is yung isang pari sa KVM ko, guys. Ano yan? Tropa yan in real life. Kakilala ko to in real life. Naging workmate ko yan. Ito siya. So, kung titignan nyo, medyo pangit ng progression niya, no? Medyo bugok kasi ito eh. So, yun, di ba? Kaya magka-party kami lagi kasi magkakilala kami in real life. Second, is this build, tong build ko na ba to, suitable ba to for full supporting, di ba? Siyempre hindi kasi gumagamit ako ng DPS tsaka debuff skills eh. Yun yung pinaprioritize ko lagi. So, nakita nyo naman, ini-stream ko yung KVM ko. Kapag okay yung connection ko, nag-stream ako ng KVM. And nakita nyo dun, active ako na mag-debuff tsaka gumamit ng DPS skills. So, yung healing tsaka reso, inoto ko na lang yan eh. Para perks ko yon, para makapang-heal din. Technically, dehado nga yung party namin eh. Bakit ko nasabi yon? Wala aming full support eh. Di ba? Ito kasi ginagaya niya ako eh. So, same kami na DPS debuffer ang magiging future. Pero ito, medyo mas mahina siya. Kaya sinabihan ko siya na ano, sa labas lang muna siya maglaro. I mean, wag siyang susugod, sa likod lang siya. Pero technically, dapat parehas kaming sumusugod niyan kasi parehas kaming naka-GTB. So, logically, disadvantage pa yung party namin.
And yung tatlong DPS namin na nasa stream ko previously, lahat yun walang OB yun. So, so technically disadvantage yung party namin, pero napalag kami. So doon siguro nainggit yung ibang viewers. So ginagawa nilang reason na ay dual party yan kaya madaling manalo, di ba? Kasi nakikita nila na kahit mas maganda yung progress yung mga nakakalaban namin, di hamak na mas matataas yung DPS nila, pero nakakapalag kami. It's because maganda yung ano ginagawa naming build, di ba? So parehas kaming naka-GTB, parehas kaming debuffer, pero sa ngayon ako lang muna gumagamit ng DPS, di ba? Ngayon, papakita ko lang ng saglit yung aking current equipment and stats for your reference. So, naka-GTB ako. Tier 4, activated na bonus 30% reflect damage. So, ito yung mga cards ko. And enchantments. Yung mini glasses, papalitan ko yan ng dark blinder. So, lagi ko yung sinasabi. Pero wala pa ako nun for now. So, ito yung current HP ko, 394k. M-attack, 7.7k. Then, yung def and M-def. So, ito yung stat distribution ko. Vit and Int only. So, details, eto siya. Kaya na magtingin yan. Scroll ko na lang. So, pag gumamit ako ng pet, 430k na yan. Yung HP na yan. M attack of 8k. Pag gumamit ako ng buff na blessing, yung blessing kasi yung gumagamit yung sa akong kasama. Ayan, 8.2. Current shadow equipment ko is level 3 lang. Then, holy light. Dex Aether na, pero hindi ko ginagamit to. Ito, Judex, pero papalitan ko to ng Magnus. And ito yung mga enchantments ko na kukunin for the weapon, M-attack, or percent M-attack, anything related doon. Para patasin mo yung DPS mo at the same time, yung healing output mo na din, di ba? Kasi ang logic dyan, sinusustain mo yung sarili mo ng healing while reflecting damage, di ba? Let's say, ikaw yung pinofocus fire nila. Sa armor naman, physical damage reduction. Hindi ka pwedeng maging reflect build kung wala ang reduction. So, hindi ka pwedeng mag-percent HP, patasin mo lang yung buhay mo tapos reflect. Hindi yun gagana. Ang combo ng reflect is always reduction. Or kahit mga PvP reduction or yung mga defense. Yan yung combo niya talaga. Hindi siya simple subtraction na kunyari 10% lifesteal, 30% reflect. So, mayroon pang 20% na reflect, di ba? So, hindi siya ganun kasimple. Mayroon siyang complex formula na tinitingnan. And kapag may reduction ka, yan, maganda yan. Talagang solid yung reflect mo. Kasi gumawa ko ng testing dati na yung damage reduction, patatasin niya rin yung reflect value. Sa accessory naman, dito mo napapatungan yung reflect mo, which is priority na rito is yung physical or magical damage reflect. And makikita yan dito sa Geffen. So dito sila makikita, ayan o, P damage reflection and magic damage reflection. So yan na yung magiging bread and butter na enchantment ng isang reflect build. So meron din dyan yung mga percent P damage reduction. Maganda rin yung mga yun.
And alternative is yung mga debuff reduction or resistance, di ba? Ngayon, punta naman ako sa DPS side ng aking High Priest. And number one dyan is Reflect. Di ba? So kung mapapansin nyo, pag nagki-KVM ako, pumupunta ako sa gitna, di ba? Kung saan may bakbakan, doon, iniipit ko yung sarili ko doon para nakapang-reflect ako. Nyari, bumato sila ng mga AOEs, ganon. And yung reso ko, level 5 yan eh. So ang level 5 na reso, 0.2 seconds. So hindi kanila pwedeng pabayaan at some point kailangan kanilang atakihin kasi otherwise magre-reso lang ako ng magre-reso kasi napakabilis ng reso ko. Ang laki na kasi ng haste ko. So that's why yung reflect may enhance yan through GTB and yung future cards and enchantments, di ba? Sa accessories na pinakita ko kanina. Ang second is yung secret weapon ko na sa ngayon hindi ko pa ginagamit. And yan yung unlimited or continuous Magnus. So yung Magnus guys, pag dilapag mo yan, maglalast yan ng 10 seconds. Pero ang fixed cooldown yan, 5 seconds lang. So anong conclusion doon? Meron silang overlapping na 5 seconds. Ibig sabihin, for that 5 seconds, merong dalawang Magnus Exorcismus na magpapatong lagi. So to demonstrate ya, para i-demonstrate yan ito. So i-reduce ko muna yung level ng Magnus ko para mawala na, para matanggal yung penalty. So level 5. So pag minagnus ko to, so matatapos na yung cooldown niya pero ongoing pa yung Magnus. So ayan, patong na yan. So tuloy-tuloy na yan na magpapatong yan. So parang sa KVM, parang nagno-normal attack ka na lang yan eh. Dalawang Magnus na nagpapatong. Tapos level 10 pa yan. Pag napa-level 10 ko yan, nawala ng penalty. Masakit yan. Diba? Kunyari sa KVM, pumipitik to ng 2.5 to 3.5k sa mga LK eh. Diba? Level ano pa lang yun, level 8. Diba? Kung dalawang pitik yon, di 7k agad yon kada pitik. Diba? So pag tinayuan nila yan, mahirapan sila. So yan yung future ng Magnus. Pero mas may maganda pang future yung Magnus dyan na itatackle ko later. Ngayon sa debuff side naman ng build na to. And number one na ginagamit kong debuff is yung Holy Light, which alam naman natin lahat na may stun yan. Pero marami na kasing naka-ob yun ngayon eh. Pero ang importante talaga na property ng Holy Light is tinatanggal niya yung Kairi. Ano ba yung Kairi? Yan yung makapal na shield ng pare. Yan o. Pag max yan, 30% ng HP niya, magiging shield niya. Ngayon, pag hinoli light mo yan, tatanggalin niya yung shield na yon. Kaya kung napapansin nyo, pag nagki-KVM ako, pag gumagapang na yung HP ng pare, hinahabol ko na siya, tinutulungan ko na yung DPS, tapos binabato ko na yan ng Holy Light para tinatanggal ko ng tinatanggal yung kanyang Kairi, di ba? Para mas madali siyang patayin. So, yan yung importance ng Holy Light. Number 2 is yung decrease agi. Sa ngayon, medyo hindi na ganun ka-effective yung decrease agi kasi slow lang to eh. Tapos as yung final speed, tatanggalan niya lang ng 80%. Matataas na yung attack speed ngayon ng mga ano eh, mga players. Pero once na na-enhance yan from shadow equipment, anong mangyayari sa enhancement niyan? Ayun no, final haste by 14%. Napakalaking bagay niyan. Kunyari ang dinecrease agi mo mga wizard or mga pare. Di ba? Kasi usually isasakto lang nila yung haste nila sa kanilang skill. Ngayon, bigla mong dinecrease agi yan. Magtataka mo, uy, ba't may channeling time na agad? Ba't may
But malaki na agad yung cooldown, di ba? So yan yung pangbulaga, decrease agi. Magiging useful yan in the future. Number third is the Lex Divina or Silence. So yun lang, Silence para hindi makagamit ng skill. Four is the Signum Crucis. Nasa ngayon, hindi ko pa siya ginagamit. Pero pag na-unlock yan, ayun o, decrease the target's final magic defense by 7%. So combo yan ng Magnus Exorcismus, di ba? Yan yung magiging combo niya. Kukombo ko yan. And number 5 na sinabi kong isa sa mga magiging annoying na property ng Magnus in the future is yung immobilize, di ba? Kasi mga players ngayon, meron ng stun resistance. Yung mga wills, meron silang freeze resistance bukod pa sa stun resistance. Pero ano yung wala sila? Immobilize, di ba? So, doon papasok yung importance ng debuff ng Magnus Exorcismus, di ba? In the future. So, lahat yan, nakaplano yan. So, hindi lang ako basta-basta gumawa ng ganitong build. So, technically, sinusunod ko kung ano yung ino-offer sa akin ng enhancement ng shadow equipment. So, ito yung mga skills na ginagamit ko during KVM and Guild War. So, Kairi. And then, meron akong custom skills na ito. Which is, ito yan. And then, Resu. Level 5 yan. Then, debuff ko ito. Which is, ayan, pinagsama-sama ko sila. Yan. Then, safety wall. And then, sanctuary. Judex, alanganin ang Judex talaga sa KVM. Okay siya sa GVG, pero sa KVM, lagi siyang na-cancel. Masyadong matagal yung 1 second na ano, casting. So, papalitan ko rin yan in the future ng Signum. So, trinatry ko lang siya lately, pero alanganin talaga siyang gamitin. And then, of course, yung Magnus ko, yun yung magiging bread and butter ko na DPS in the future. Kaya, pinapataas ko ng pinapataas yung haste ko. Then, ito yung settings. Tingnan nyo na lang. And, ito naman yung ginagamit kong mga skills kapag nagpa-final showdown ako. So, wala akong offensive skills. Holy Light lang. Then, the rest are buff and pampakunat. Then, takbo-takbo, ganon. So, meron akong Light Blessing. For the final round, di ba? Kunyari, nag-appear na yung trap. Pwede yan. Holy Light, kunyari, may hinahabol, may humahabol sa akin. Resu, wala naman din yung nagagamit. Then, Kairi. Then, mga healing skills. Then, the buff. So, yung buff ko, Angelus lang. Then, ang pwedeng idagdag dito is yung safety wall. Di ba? Which is dito. So, itong ganitong klaseng skill build, pwede to sa solo priest, di ba? Kunyari, no choice talaga, kailangan mong mag-solo sa KBM. Pwede mong gamitin to, pero ang DPS debuff priest, hindi talaga siya recommended sa solo KBM unless naka-murphy ka. So, yun na lang yung i-take note nyo doon. And ayun lang guys, ang aking masyashare sa aking builds. And again, sa mga bago sa channel ko, yes, priest ako pero hindi ako full support. And para sa isang staff and shield user, para sa akin lang naman ha, ang the most logical thing to do is to become a DPS debuffer. Kasi yun yung sinasuggest ng iyong shadow equipment. Diba? So, ako, reflect build kasi wala, kanya-kanyang trip lang, di ba? Para sa akin, parang gusto ko yung reflect build eh, para hindi ka ganun nabubuli masyado. So, yun yung reason dyan, bale, kanya-kanyang trip lang yan. And may mga nagsasabi, ano, endgame neto, reflect build. So, pina-endgame yan is, ganun pa rin, full reflect build, pure white, pero papalitan mo yung weapon mo ng gold item na sinasabi ko naman lagi sa stream ko, which is
sa Ofan, mamimili ka na lang kung yung giant shield or yung kalasag, di ba? Na parehas silang may reflect. Then sa main hand, ito, leech staff, di ba? And ayun lang guys, thank you and bye-bye.